So, yun po no mga soba, bali nagbabalik nga pala Naro TV. And ayun po, ang content natin ngayon ay yung nauuso ngayon na PicsArt editing tutorial. Yung basta yun, marami nagpapagalan na sa Facebook, ginagawang wallpaper, or sa TikTok, ginagawang wallpaper din. Basta uso-uso din kasi sabi nga nila, pag namabore yung tao, nang kahit nang gagawin yan, siguro yun, isa yun sa mga narap nyo nang gawin, yung pag-edit ng mga picture nila gano'n. Yung PicsArt editing, madali lang naman siya. Solid kasi ano naman siya, hindi naman siya katulad ng mga ibang ano diyan. Software diyan na mahirap editing talaga, alam mo pag-aralan. Yung PicsArt kasi, talagang solid, madali lang siya. So yun, magbibili ako ng isang idea na pwede niyong gawin or pwede niyong gawin sa bahay niyo or i-try niyo na mag-edit ng ganito. To papakita ko yung picture in 3. Bam, yun. Yan yung isa sa mga kaka-edit ko lang ngayon. Tapos yung pre-shoot vlog ko na kagad. Para yun. So papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yan. So yun, dito tayo sa kwan ko. Si screen ko, tapos punta ako sa PicsArt. Yun, PicsArt. Buksan nyo yung PicsArt. Yan. So yun, unang-una yung gagawin, mamimili kayo ng picture na gusto yung i-edit. Or profile picture nyo, basta yung pinakamagandang picture nyo dyan na gusto yung i-edit, yun. Gusto nyo, yun, sige. Ito yung kwan ko, nandito na kasi yung masterpiece ko eh. So yun, all photos, hanap lang ako. Ito pa yung mga mugshots ko. Hindi ba yun. Yung profile picture ko na lang. Ito kasi yung profile picture ko. Pasensya na kayo, medyo maingay yung aso dun sa labas. Dito kasi ako sa kwarto eh, pag maingay talaga, hindi ano yung ano. Madabang ingay. A few moments later. Medyo tumimik na sila. So yun, tuloy na natin mga saba. So yun, ito yung profile picture ko sa Facebook. Ito yung i-edit ko dun sa pinakita ko kaninang picture sa inyo. So yun, yun, kukunin nyo lang ito. Pagkakuha nyo, wait lang. Yan, nandito na pala ako sa may editing room ng PicsArt. So yun, nandito yung mga tools, effects, beautify, sticker, cut out text, add photo, fit, brushes, border, mask, draw, lens flare, shape mask, frame, tsaka all out. Ang unang natin pupuntahan, na mabali na naman siya eh, ika-cut out lang muna natin siya. Ito, yung nakikita yung gunting dyan. Ika-cut out lang muna natin yan. Yan. Then, pagka-cut out natin, yun o. Ika-cut out natin, kukunin ko lang yung kalahati ng katawan ko. Ano naman yung aso, maingin na naman. Sensya na kayo guys. Wala kasi akong ano eh. Wala pa akong talagang placing talaga ng paggagawa ng vlog. Masyadong maingay. Yun, ika-cut out ko lang to. Yung kalahati ng katawan ko. Okay lang na lumagpas kasi ano lang naman siya. Kumbaga yan yung magiging basehan lang nung PicsArt. Kung ano yung gusto nating i-cut. Yan. Siya na bahala dyan. So yun, ganyan lang yung ginawa ko. Matik na yan. Then, punta ka dun sa arrow dun sa taas. Yung arrow dito, yun. Yan, creating a sticker na siya. Yun. Yan ang lalabas, guys. Yun ang lalabas. So yun, check nyo yung mga edge. Kung merong lumagpas or hindi nakuha nung red color. Yung red color na yun kasi yan yung magiging, ayan yung magsasabi sa'yo na yung kulay red na yun yung magiging sticker mo. Kumbaga, yun. So nakuha naman ng PicsArt yung gusto kong ano.
Kuha, perfect na perfect kung wala nang kailangang i-edit. So yun, isa-save mo lang siya. Yun, after mo na i-save, yan ang lalabas. Save to my sticker, sabi niya. Then, punta kayo sa fit. Yan. Pupunta ka din sa fit. Then yun, lalabas yung white background. Then i-center nyo lang yung sticker na ginawa nyo. Yan, center nyo lang kasi pag nasa taas ang syadong papangit nyo yun. Dapat yan, nasa gitna lang dapat siya. Yung una ko kasing ginawa, medyo banking na ganun ko nalabasan. Pero okay naman, diba? Maganda naman siya. So yun, after nyan, i-check nyo lang siya. Yan, check nyo lang. Then punta kayo sa dito. Ay, hindi pala dyan. Mali. Sorry. Pupunta kayo sa draw. Yan. May draw dyan. Tapos yung wag yung color. Puntaan nyo yung parang paintbrush. Yan. After ng paintbrush, yan. Pupunta kayo dito sa site, sa ano na to, editing site na to. Editing site. Basta dito sa part na to. Yan. May kita nyo dyan. Merong kung ano-ano dyan. Pupunta lang kayo sa may parang tatlong magkakapatong na to. Tatlong yan. Yan. After nyan, itong pa na to, gagawin yung puti yan. Paano? Ito, pupindutin nyo lang ito. Then, white. Yun, nalabas ang white. Then, add kayo ulit ng another layer. Empty layer naman. Then, pag nabasa to, okay na to, guys. Then, pindutin nyo ulit yung tatlo doon na magkakapatong. Yung balik nyo ulit. Then, gagawa tayo ng triangle para yun magiging kumbaga ano background ng picture natin, ng sticker natin. Sticker tawag dun sa ano, sa kinat out natin kanina, guys. Saba pala, guys. Yun, saba. Mga saba yun. Yun, punta tayo sa kulay black. Black color, black dapat. Then punta tayo dito sa may parang shape na to, yung may kitang square tapos bilog. Yun. Punta kayo dyan. Then piliin niyo yung triangle. And then naka-stroke siya, guys, kaya ay mga saba, kaya naka-ganyan siya. Then punta tayo sa fill para pure black lang siya and okay. Then yun, ilalapat lang natin siya. Yan, lalapat nyo lang siya. I-gitna rin natin para maganda yung labas niya. Pero ito kasi inverted natin siya. Inverted dapat para nice, bro. Yun. Dito natin unti. So, yun. Then, yun ang lalabas. Yun ang kalalabasan niya. Yan. Parang ano na siya. Invert, basta inverted triangle. Yan. Tabi ko lang yung re-record at 7 minutes daw. Then yun, after nyan, i-add photo natin. Puta si sticker. Tapos, may sticker. Yung dito kasi lalabas yung tas cut out, ah, diba? May sticker, tas lalabas save, tas cut outs. Kunin natin yung sticker na ginawa natin kanina. Yun, tapos yan, palalakihin lang natin siya. Dapat pantay siya dun sa ano, matatakpan yung parang tip nung basta ito, tong pangatlong sukat na yan, yan. Then, yan. Siya, yung sige, lakayan pa natin unti. Parang ito lang yung ginawa ko kanina, guys, yung mga saba, yung pinakita ko mga saba kanina is parang yun lang may gimbasayan natin. Ito gagayahin natin yung ginawa ko kanina, pero di ko sure kung makukuha ko yung buong ganun na saktong sakto. Yan, kaya na yan. Yan ang kalalabasan niya. Okay. After nyan, tatanggalin natin yung excess para makuha natin yung triangle shape. Punta muna tayo dito sa color. Then white. Check. Then triangle. Ay, square pala. Yung square. Pero dapat white na yan, mga saba. Yan. After nyan, shape up. Hindi ko kasi sundero ko para makikita yung mukha ko.
after nyan, tatay may shape, diba? Shape, shape may square. Then, zoom muna natin para makuha natin yung tamang lapat na. Sorry. Shape muna. Square. Okay. Yun. Then, natin siya dyan. Patay ka naman, boy. Kasama ka, boy. Yung. Then, sa kabila naman. Check natin kung pantay na siya. Yun, pantay na siya. Pwede na, pwede na. Diba siya? Pantay na. Pwede na, pwede na, pwede, 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 pwede. Then, after nyan, mga saba, diba, nalagay na natin. Kumbaga, parang nailagay natin yung sticker dun sa loob ng inverted triangle. So, yun, after nyan, pupunta tayo sa check muna natin to. Check. After natin na check, pupunta tayo sa tools. Yun. Tools. Hindi lang ba sa kanya conception pa kasi. Tools then stretch. Yan, may stretch diyan, makikita yung stretch. Then warp. Double click A, sa i-click nyo lang yung warp. Then adjust yung power sa 100, tapos yung size 20. 20 lang. Yun, 20. Then zoom natin. Ang gagawin natin, simula sa, ay gagawa tayo ng parang nalulusaw na ano. Basta nalulusaw siya sa baba. Like this. Simula tayo dun sa may shoulder ko. Sa right shoulder ko. Ganyan. Basta nalulusaw lang siya. Yan, okay na yan. After nyan, check natin. Then, punta tayo sa effects. After sa effects, pupunta tayo sa artistic. Yan, marami kasi dito eh. May sketch, may blur, artistic tayo. Then, hanapin natin yung shear. Shear ba ito? Shear. Kasi ito, itong shear na yan. Yan. Yun, yun ang lalabas pag pinut mo yan. Click ulit natin siya, then pinutin natin tong tatlong lines na to. Yun. Yun ang lalabas. So adjust natin siya, yung angle, adjust natin sa 90. Then yung size, 100. Yun, para mag-straight yung parang ano niya, effects niya. Then, after nyan, pupunta tayo dito sa may taas. Yung para makikita yun dyan na parang butay sa may gitna. Pindutin nyo lang yan. Then, itong lalabas. Yung limang yan. Pag nabas ang limang yan, pindutin nyo to. Itong may arrow dito. Basta yung may arrow. Pindutin nyo lang yan. Then, matik yung kulay blue na square na punta dun sa may paint. Ang gagawin natin, pupunasan natin yung natunaw. Parang ganun o. Pupunasan natin. And yan ang kalalabasan niya. Pupunasan niya siya. Kumbaga yung effects kanina na nilagay natin, tinanggal natin yung sa may bandang tinanggal natin, pero ginamit ko yun para mas magandang ginamit ko yun para yun na magiging effects dun sa mga natunaw na ginawa natin kanina. So yun, then yun ang kalabasan niya. Yan, syempre satisfying, diba, na ganyan ang labas niya. So
Gagawa pa tayo ng iba pa na design. Kasi pag pumunta ka sa YouTube, makikita niya may mga ganitong design doon. And ako kasi medyo meron ng konting taste pa nalagay. Nalagyan natin siya ng yellow lines. Check muna natin siya. Ibig sabihin niya na yung natin, finished product natin. So lalagyan lang natin siya ng stickers, mga stickers, ganun. Search tayo stickers. Yun, search stickers. Yun. Dito, marami kayo makikitang stickers na pwede yung ilagay sa mga pictures niyo. Depende na lang sa inyo kung paano kayo, paano nyo siya ilalagay. Lahat naman yan babagay. Pero tayo sa yellow. Yellow neon, ayun. Yellow neon. Yung ginamit ko dun sa picture na pinakita ko kanina sa inyo mga saba. Please wait lang, hahanapin ko siya. Pag di ko mahanap, iba na lang. Pero feeling ko, ayun, nandito siya. Yun, to yun. Yan. Adjust lang natin siya yung... Siguro pan, iba na natin yung pagkakalagay. Taba doon, ilaw dito. Ganyan na lang siya. Then after natin after natin na i-game mode ko lang siya guys. Para lang na, game mode din. Yan, i-angle lang muna natin siya. Then ganyan yung ano, yung pagkakalagay si stickers. Gagawin ko dyan para mailapat ko yung stickers, yung sticker neon light na yan dun sa picture ko. Gagawin ko dyan is pipindutin mo lang mga sabay yung ito, yung di ba may apat dun sa taas, itong parang pambura na to, parang pambura lang, di ba? Kasi pag napindot nyo yan, lalabas ulit dun na lima dun sa baba, di ba? Ang gagawin nyo lang, zoom nyo lang ito, yung sticker nyo, sticker nyo. Then, nakikita nyo yung blue box, ay blue color na yun, nakatapat dun sa parang pambura. Yan. Gagawin nyo lang, buburahin nyo lang ito, para mailapat. Mailapat nyo yung kan. Mamaya na, lumabas ka muna. Yan. Mask yung kapatid ko. Yun, nabura ko na diba mga saba. Yan, gagawin nyo lang para mailapat nyo yung yellow spiral lines na yun dyan. Yan, dun sa kabila naman. Yan, ganyan na yung itsura niya. Okay lang naman, yung sa una kasing ginawa ko, medyo ano siya, pinagdikit ko yung mga lines. Pero okay na yan, swak na swak. Yan, after nyan, di ba, nakita yun, naipasok, parang nakapulupot na sa akin yung yellow neon lines na yan. Yan, check nyo lang siya, kasi finish naman na siya eh. Wala naman yung mabagawin. Yan, check nyo lang siya, yan na nalabas. Then, siyempre, lagyan natin ng yellow smoke katulad yung sa una. Stickers ulit, siyempre. Stickers ulit yun. Then, smoke. Ayun. Nakita ko na yung smoke kagad. Ito yung ginamit ko kanina. Lalakayan nyo lang siya. Halos matakpan dapat yung mukha. Yun, ganyan. Sige. Depende sa inyo yan mga sabaw kung paano nyo ilalagay. Yung mas magiging creative yung pagkakagawa. Siguro ganito na lang. Wait lang. Ito na yung pinakamahirap na part. Sa pag ano. Kasi solid ano na siya eh. Kumbaga natakpan na yung mukha mo. Ito na yung medyo mahirap pag ano. Ganyan, ganyan na siya. Then check nyo lang. Ay, huwag nyo siya i-check. Punta ulit kayo dun sa parang mukhang eraser na yan sa taas. Then yun, nakamatic na siya na nakatapat na yung sa ito, yan sa pambura. Ang gagawin nyo lang,
isipin, pindutin nyo ulit yung araw. Yun, yung ito, yung dalawang araw na magkano. After nyan, hindi kasi marunong magturo talaga eh, pero ito, sige, this, nakikita nyo naman kung paano siya gawin. Yan, pag pindut nyo yan, mapunta sa sticker, yun dyan, parang kumbaga transparent siya. Yan. So, gagawin ko na is magpipaint na ako. So, unahin ko dito sa may bandang baba. Ito na yung pinakamahirap na part, promise. Kaya kailangan ko ng todo punas ng aking malupit na fingers. Kaganda lang siya. Yan, kumbaga ilalabas yun ng kulay yellow. Parang nagkukulay ka lang. Parang nagkukulay ka lang.
tapos yung ano, ibang ano pa. Yan. Yan na yung finished product natin, mga saba. Diba? Ang ganda, diba? So, ayun mga saba, na nakita nyo na kung paano ako, paano ko siya ginawa sa PixArt yung design na yon. And marami pa ako naiisip na design, pero siguro yun na lang muna. At least pakita ko sa inyo kung paano nagawa yun, no? Kaya yun, may basehan na kayo kung gusto nyo gawin yun. But ano lang, practice lang. Quarantine naman, wala naman magawa, wala rin naman kayong gagawin yun sa inyo. So yun lang naman, basic editing lang naman siya, so kayang-kaya nyo yan. Diba? Sundan nyo lang yung mga steps dun sa pinakita kong video. So yun, kung nagustuhan nyo itong video na to, pakit na yung notification bells and subscribe na sa aking channel, no, Naro TV, and sa aking squadmate, No FOMO Squad, and mga saba, yun lang naman. Medyo napanis yung laway ko eh. So yun, bye in 3, 2, 1. Bye!